Hi guys, welcome back to my channel. This is Jay Aguilar again. Welcome sa panibagong video. So ngayon mag-unboxing tayo at magre-review ng ating bagong microphone. Ayan, kakarating niya lang kanina. So binili nga natin to para mag-improve yung ating video quality, particularly yung ating audio. So ito kasi microphone, kaya audio talaga yung mag-improve. Pero ngayon, yung camera ko kasi hindi pa talaga ako nakapag-invest sa ating camera. Kaya ayan, medyo 'di ba yung quality hindi ganoon kaganda kasi ang camera natin is cellphone lang. Soon makakabili rin tayo niyan. Pero yun nga, ang gagawin natin ngayon is mag-unboxing muna and then i-review natin tong bagong mic natin. So mostly ito yung mga ginagamit na nakikita ko sa mga stream nila. Itong HyperX Quadcast S, yung RGB. So ito yung binili natin, yung RGB, kasi yung isa red lang yung kulay. Yun yung Quadcast lang. And ito daw yung pinaka-latest ng HyperX. And hindi ko pinili yung isa, yung red lang yung kulay kasi nasisimplihan ako and konti lang naman yung diferensya niya, kaya binili na natin tong yung RGB na version. So ngayon tag-ulan talaga, wala akong magawa kaya nagliligpit ako ngayon sa kwarto ko. Ayan, hindi pa tapos talaga yung ginagawa ko dito sa kwarto. Diba, hindi pa siya tapos. Ayan, tapos yon may butas pa. Ito, ayan, may butas pa guys. Saka hindi kasi talaga ako marunong mag-design-design, kaya tignan nyo naman, putyo-putyo design lang. Itong mga black-black na yan, yan yung foam na yan, yan yun, yung residue niyan. Yan, kasi pinagtatanggal ko na yan, and pinalitan ko ng mga ganitong wall na stickers, yung parang brick na walls. And yun nga, dahil bumili tayo nitong microphone ng HyperX Quadcast S, bumili na rin tayo ng kanyang papatungan, syempre, or ng stand. So ito siya guys, ito yung professional mic holder at a door stand para ilalagay natin dito yung mic natin. So yan. Ay, oh my god. So ito nga siya guys. So yan. Ganda. Ang ganda niya guys. Pwedeng kahit saan sulok mo siya, pwedeng ano, yan. Hindi katulad ng mga sa mga stand lang na hindi mo talaga minsan abot. So ito maabot mo na kahit saan ka. Ayan. Very flexible siya guys, yan. Yan. So mamaya makikita nyo guys kung ano yung magiging itsura niya. Ito nga yung camera natin, yung sa ating cellphone lang. And ito yung audio niya guys. So ang pangit pa ng audio natin dito ngayon sa binablog natin ngayon. Pero mamaya pag tinry na natin yung microphone, makikita na natin yung difference between my camera or yung built-in microphone natin sa ating camera and yung ating bagong microphone ng Quadcast S ng HyperX. Before tayo mag-start muna ay mag-subscribe ka muna sa aking channel and hit the notification bell para updated ka sa mga ganitong video. So yun, start na tayo guys! So yun, kung saan ko ito nabili guys ay nasa description na lang ng ating video. So ito, mag-unbox muna tayo guys ng ating HyperX Quadcast S, yung RGB. Actually, mura ko lang siya nabili and yun, mamaya niya na malalaman talaga. So, alisin natin to guys. And masusure nyo yung quality kasi sa Shopee Mall ko siya nabili. So legit yon kapag sa mga mall nyo nabili or Shopee Mall, Last Mall. Actually guys, mas mura tong nabili ko dahil sa mga vouchers na in-apply ko. And yung SRP yata neto nasa 13K or nasa 11K, ganyan. Pero mamaya masusurprise kayo kung magkano ko lang to nabili. Kaya abangan nyo yan. Ayan. Charo sa teller, ang ganda ng pagkakabalot nyo. Talagang hirap na hirap akong mag-unbox. Nakikita ko na siya. So, ito na yung resibo. So, ito na nga. Ayan yung box niya, na yupi. Pero okay lang yan sa... Ano ba? Ano dito to? So, yan. Sa siyang RGB guys. Ibig sabihin, iba-iba yung kanyang kulay sa kanyang pop filter. So, excited na ako siyang buksan kasi gusto ko na matry.
So, to guys, buksan na natin to guys. So, yan, nakasil pa talaga siya. Yan. Yan, may tape siya, guys. So, buksan na natin. Yan. Alright. Ito na, guys. Excited na ako makita talaga to. So, yan. Merong pang kasamang ganito. So, ano naman to? I don't know. So, yan. Ah, sticker yata. Ay, hindi. Akala ko sticker. Ito, ata. Crush and joining HyperX family. Hindi ko alam kung ano ba itong mga to. Ito yung kaninyang manual. Yan. So, ito na, guys. I'm so excited. So, meron pa dito. Ay, wala na pala. Pull. Pull daw. Pull. Ayan. Pull daw. Pull. Alright. Ang ganda, guys. Ayan, ang cable niya. So, ito yung binili natin RGB kasi prefer ko yung Type-C. Kasi yung red lang or yung quadcast lang is yung lumang type ng USB. Ayan guys, napakalaki pala talaga niya. Hindi ko in-expect na ganito pala talaga siya kalaki. Kasi yung mga nakikita ko sa mga streaming, sobrang parang liit lang. Ayan. Or dahil sa camera lang talaga. Pero as you can see, oh, nahawakan ko guys. Tingnan niyo yung kamay ko. Medyo maliit, malaki na yung kamay ko pero mas malaki pa rin talaga siya. Ganda. Tapos yung kanyang holder. Diyan natin siya ikakabit. Yan. So, yan na lahat ng laman niya. So, ang ganda talaga niya, guys. Yan. Yung pop filter niya, pwedeng bumili kayo, pero hindi naman required kasi yung pop filter niya is nasa loob na talaga. Ang laki niya, guys. So, tingnan nyo. Mas malaki pa siya sa mukha ko. Yan. Okay. So, dito muna tayo, guys. Pag-usapan natin yung kanyang specs, kung ano ba yung mga features niya, and kung ano yung meron dito na wala dun sa last version nito. Yun yung red lang yung kulay. So, may i-download kang software sa computer. Yung Ingenuity, ma-customize mo yung kulay niya. Pwede mong paglaruan yung kulay niya. And yung last version, which is nga yung red lang yung kulay, ay hindi siya compatible doon or hindi natin ma-apply yon. Ang Ingenuity software is for RGB version lang. So, ito nga, customizable RGB lighting, anti-vibration shock mount, tap to mute sensor. Tinatap lang dito, guys. As you can see, may mic symbol dyan para mawala yung mic. Okay, ganyan lang. So, yan, compatible siya sa PC, Mac, at PS4. Ito, pwede rin namang ganito lang siya. Ito na yung pinaka-mount niya. Pero, pwede rin natin siyang ilagay yan sa mga ganito. Yan. Ganun pala. So, yan na. So, yan guys. As you can see, and tapos, yan. Pwedeng, kahit ano, malayo ka guys, abot na abot. Ayan. Pwede rin yata itong pailalim eh. Ayan. Diba? Abang nagsasalita ka. Para kang DJ. Ganun. So, yan. HyperX. So, ito yung kanyang adjustan guys ng gain. Ayan. Yung gain, yung parang yung sa boses mo mas lalakas. Ganun yata. Ayan. O, yung gain control adjustment. Ito yon. Ayan. Kung ano yung preferred na lakas lang ng ano mic mo. So, meron din siyang 4 polar patterns. Ito nga siya. Ayan. Pwedeng stereo siya, omnidirectional. So, dyan, kahit anong direction, pwede kang magsalita. So, pwede rin cardioid. Tapos, yung bidirectional, ito yon. Pwedeng dito sa likod, pwede rin dito sa harap magsasalita. So, yun yung kanyang polar patterns. And, optimized na siya sa mga software na to. Like, yung TeamSpeak, Discord, Skype, Open Broadcast System, or yung OBS. At ang XSplit. O yan, or all gamers. And bala ko rin siyang gamitin for covers. Yan. Tignan din natin yung quality niya sa covers kung okay ba siya pang covers. So yan, dito nyo i-adjust guys, yung 4 polar patterns niya. Ayan. So yan guys, pwede nyo rin siyang ipababa. Yan. Parang mas bet ko kung nakaganto siya. So yan, isasaksak na natin guys yung kanyang cable para makita nyo na guys kung anong itsura niya yung kanyang RGB function. And bala ko talaga siyang balutan pag hindi ko ginagamit kasi sa room ko medyo maalikabok na. So maganda kung ikakabit niyo dun sa likod ng computer niya guys. Huwag sa harap. Patayin lang muna natin tong ring light para makita ninyo. Ayan. Iba-iba na yung kulay niya guys. Ayan. Ang ganda lang talaga tignan. So yan, na-detect na ng ating PC. So nakalagay dito. So yan, device is ready. Hyper Quadcast S is set up and ready to go. Yan.
ang sabi dito, ito yung mga software na yon. Ayan, Discord, Skype, OBS, XSplit, TeamSpeak. So yun yung ating bubuksan dito, OBS. Ayan, OBS, dito tayo magre-record. Punta lang tayo dito sa stream, ay hindi, sa audio. And yung, ayan na, detect na natin. Ayan o. So, pupunta lang tayo dito sa mic, disabled, ito. HyperX Quadcast, apply natin. So, ayan, na-detect na niya guys. So, as you can see, ayan. Okay. So, ayan. Ito na guys, magre-record na tayo using our OBS ng audio niya. Okay. Starter ko, meron kasi tayong electric fan, patay natin. So, ito yung naririnig nyo ngayon ay sa mic ng ating cellphone. So, ito ang ating mic ng ating cellphone. Test 1, 2, 3. So, ito naman guys, ang mic ng ating HyperX Quadcast S. Hello guys, ito ang ating mic ng ating HyperX Quadcast S RGB. Mic test 1, 2, 3. Sa pinapakita dito ng ating, yan, equalizer yata tawag dyan, is medyo smooth nga siya and very accurate yung kanyang nadedetect na sound. So, babaan siguro natin kahit konti yung gain niya. Yan. Pero, mas maganda ata kung naka-full para talagang clear. So, yan. Check. So, mas ilapit natin siya sa ating punganga, no? Test 1, 2, 3. Ayan, maano na siya. Dapat babaan na natin. Kasi nagre-red na yung indicator. Ibig sabihin, sobrang lakas na ng mic niya. Hello guys, this is my sound. This is my voice on our HyperX Quadcast S. Okay, at least alam niyo na guys kung ano yung sound ng ating HyperX Quadcast S using OBS. Pero pwede rin kayong gumamit guys ng ibang software ha. Hindi lang to, yung OBS, pwede rin daw yung Discord, Skype. So, yon. Tapos na tayo dito sa ating quality testing ng ating audio. Ito pa pala, nakalimutan ko yung kanyang tap to mute by tapping lang. Dito sa may baba, pwede natin ito. So, ang tip ko lang, dapat hindi nyo mapaabot sa red yan, yung indicator dyan. Okay? Kapag umabot siya, guys, pindutin nyo lang yung gain control dito. Pindutin nyo lang yung gain control dito, nasa taas lang. Pinipihit lang siya. Ito yon. Dito nyo ilalagay kung pinakamahina. And, sorry. Ito yung pinakamaximum. Pwedeng lumagpas din. Yan. So, ayan, nakikita nyo. Nagre-red siya, guys. Hello, this is me. Ayan, di ba naabot siya sa red? So, ang maganda dyan, kailangan hindi siya umabot ng red para maganda yung sound nyo. So, magtungo na tayo, guys. Yung Ingenuity software. Kung ano yung kulay niya na lumalabas from your PC. Hanggang dito sa kanyang mic. So, latig na natin lahat ng effect. Itong lightning. Ayan, pwede niya rin i-edit yung speed niya. Kung gaano kabilis ba gusto niyo sa pagpapalit ng kulay. So, yun lang naman guys, ang about sa ating Ingenuity software for our HyperX Quadcast S microphone. So, yan guys, finally, nasubukan na natin yung kanyang quality or yung audio quality. And I think ang ganda talaga niya. And super satisfied ako sa ating microphone na nabili. Sino bang hindi talaga may excite kapag ganito yung mic, no? Solid ng kanyang quality. Sobrang clear ang kanyang tunog or yung kuha ng sound. Magta-try din tayo guys ng mga covers kung okay ba siya gamitin dito. I-upload natin yan sa mga next videos natin. So, yan, na-try na natin yung quality niya. Pwede na tayong matapos sa video na to. Pero sa presyo pala guys, nabili ko siya ng 7,000 lang. 7,900 kasi nag-sale nga. So sa Shopee, 8,800 siya. And meron pang voucher na 10% off. So yon, yung 10% off is nasa 700 din, no? Kaya 7,900 din yung presyo niya. Plus nag-apply pa ako ng yung redeemable coins sa Shopee, yung Shopee coins na 200. Kaya so all in all, nasa 7,900 na lang lahat ng nagastos natin for this mic. Pero yun nga, dito na tayo magtatapos guys muna. And abangan nyo pa yung mga next reviews natin. Mga ganito, mga tech reviews, and mga gameplays. So yun nga, mag-subscribe kayo at i-hit nyo na rin yung notification bell. Para updated kayo guys sa mga videos natin every time nag-upload tayo. So yun lang guys, thank you and see you on my next video.